next question is, oh my God, yung kodigo ko. Tapos may kodigo, ayun. And for today, we will be discussing about cloth diaper. Kasi nakakatanggap ako ng mga questions sa personal Facebook and Instagram ko na kaya daw ba nila ang cloth diaper movement or change. So, this video is for you guys. So, sa mga interesado sa cloth diaper. So, let's start! First and foremost, what is cloth diaper? Cloth diaper, yun yung gagamit ka ng cloth na diaper. So, technically, ito yung parang nung mga panahon natin, di ba? Panahon natin, na lampin lang yung gamit sa atin ng mga nanay natin. So, hindi naman ganun kauso before ang diaper. Pang mayayaman lang siya. Usually, kapag ka mga normal? Naramang abnormal na tayo. So, usually, yung normal na Pilipino, yung level ka lang, ang gagamitin mo talaga is lampin. So, I am one of those babies. And, cloth diaper is just bringing it back. Kasi ngayon, dahil sobrang dami ng garbage sa earth. And sa sobrang dami nating basura, kailangan na natin mag-step up kung paano natin mababawasan yon. So, finally, na-invento tong cloth diaper and yun ngayon, ang paggamit ng cloth na diaper. So, bakit? Why do you need to use it? Sasabihin ko sa inyo, straightforward drill talk kung bakit mo kailangan gumamit ng cloth diaper at kung bakit kailangan mo rin ng disposable diaper. So, first and foremost, the positive side of cloth diaper. Unang-una, mga moms, tipid siya. Well, hindi siya super tipid, pero hindi. Tipid talaga siya eh. Kasi sa umpisa, sobrang magastos. Like me, I started with... Basta. Medyo malaki-laki na yung nagastos ko sa cloth diaper. Kasi ang isang pirasong cloth diaper, ang isang pirasong ganito, usually, mabibili mo siya ng 200 to 250 pesos. Samahan mo pa ng insert na mabibili mo sa 50 to 100 pesos each yung pinakamura. So, that's already 250 to 300 pesos each. Kaya lang kasi, syempre, kailangan hindi naman pwede isang piraso lang. So, sa umpisa, sobrang mabibigla ka, magastos siya. Parang isipin mo, bakit ganun? Mas mura pa rin yung diaper. Pero kasi, again, pasok tayo sa number 2. Nagagamit to paulit-ulit. Unlike diaper, na kapag ginamit mo, napuno na, nadumihan na, dispose na. Cloth diaper, magagamit mo siya paulit-ulit. And kahit na mga nakaulit, pwede mo pa siyang gamitin. Same again, same thing with our lampin na naipapamana pa sa mga lower generation. So, ang third reason, first is tipid siya. Ikalawa is nagagamit siya paulit-ulit. Ikatlo, ano siya? Okay siya sa earth? Ba't pa paulit-ulit sa earth? Okay siya sa kalikasan. Okay siya sa mundo natin kasi minimize mo yung pagtapon ng basura. Ng plastic, ng other materials na meron sa diaper. And fourth and most important reason why you need to cloth diaper is, lalo na sa Pilipinas na sobrang init, sobrang kahit paulit-ulit mong palitan yung diaper ng anak mo, or lagyan mo ng pulbos, o lagyan mo ng sandamakmak na nappy cream, magra-rashes yan, Mars. Kasi sobrang init. Like, imaginein mo tayo nga naka-underwear lang, wala naman masyadong padding na iinitan, di ba? So, what more yung mga baby na dyan sila umiihi, na nag-a-absorb yun. So, just imagine it. And, mapapaisip ka talaga kung bakit nga naman nagra-rashes yung mga anak mo. So, this is the main reason why I decided to go for the change of cloth diapering my child. Or my children, actually. Dalawa na sila nag-cloth diaper. So,
Doon naman tayo sa other side. Ano naman yung pangit sa cloth diaper? And bakit, siguro, bakit mo pa rin pipiliin yung disposable diaper? Disposable diaper kasi, sobrang dali niya. Wala siyang hassle. Kasi ilalagay mo na siya sa puwet ng anak mo, tatanggalin mo kapag kapuno na, tatapon mo. That's, ganun lang kasimple. Kuha, lagay, tapon. So, walang extra effort na maglaba, walang extra effort na patuyuin sa araw, walang extra effort at all. Ikalawang rason, kapag ka-newborn pa lang kasi yung mga baby natin at breastfed sila, iba yung itsura ng pupo nila. So, mas thin, iba siya. Para siyang may atsuete ba talaga? Para siyang may food coloring na color orange na sobrang hirap tanggalin kapag ka nag-stain na sa damit or sa underwear. At ikatlo, hindi ka mabibigla ng gastos. Kasi, again, sabi ko nga, ang cloth diaper, medyo magugulat ka. Kasi, sa isang bilihan mo, nasa 1,000 to 2,000 pesos yung gagastusin mo. Unlike sa diapers, sa disposable diapers, you can buy yung mga murang diapers na 300 pesos lang, 400 pesos lang, and hindi mo ganun karamdam yung gastos. But then again, personally for me, I chose cloth diapering my children. I only use disposable diaper sa gabi. Kasi, as you all know, dalawa yung baby ko. I do have a 1.5 and a 4-month-old baby. So, kapag ka nagising yung isa, gising yung isa. Medyo ano sila. Iyak ako, so iyak ka din. Sabay tayo. Ganon sila sa gabi. So, para malimit yung maistorbo yung tulog nung dalawang baby ko, kailangan ko pa rin silang disposable diaper. Para lang dire-diretso yung tulog. But then again, pagdating ng umaga hanggang hapon, back to cloth diaper kami. I also use disposable diaper kapag kaaalis kami. But for now, syempre, hindi ko ginagawa yun kasi hindi naman kami umalis ng bahay. Kasi kapag ka nasa mall ka, ang hirap naman nung may hawak-hawak ang diaper na may poopski. Though, pwede mo naman siyang i-plastic, pero syempre, ang hassle at syaka ayaw mo naman na mangumuyong yung kotse nyo ng poopski, di ba? So, yun lang yung rason bakit gumagamit or meron pa rin ako diaper. By the way, the only diaper that I use is yung Pampers na Japan technology kasi it is like lampen. Pagka nahawakan, I have tried a lot of brands and a lot of pati yung mga nagsisimula pa lang, yung mga organic. So far, yun lang talagang Japan technology ng Pampers yung nag-work for us. So, tapos na tayo sa bakit ka magka-cloth diaper. So, what are the brands? What are the brands that I use? I personally love Happy Fluke. Why? Makapal siya, wala siyang leakage, tapos ang gaganda ng designs niya. As in, ang gaganda ng designs niya. Minsan, or madalas actually, yung damit ng, ang suot na lang ng mga anak ko is white sando and then yung cloth diaper nila. Kasi nga, Mars, ang init. Tingnan mo naman, nag-vlog lang ako. Init na init ako, di ba? So, for example, I have this. This is one of my favorite. So, magsasando lang siya, tapos suot siya ng cloth diaper, tapos ang usapan. Wala masyadong, hindi na siya masyadong nainitan. I love Happy Flute, and then, na-try ko din yung Alva Baby. It's basically the same with Happy Flute. Nagkaiba lang talaga sila sa design. Pareho naman silang hindi nag-leak. But then again, mas gusto ko yung mga designs ng Happy Flute. Catty Baby, I also use it. It's just the same. So, Happy Flute, Catty Baby, Alva Baby. Pare-parehas lang yan, mga Mars. So, kayong maniwala na yung isa nagli-leak, yung isa hindi. Pare-parehas lang sila. And, I also tried yung mga walang brand. Okay naman sila. Yung iba okay, yung iba hindi. Pero, pare-parehas lang taman talaga. Ano lang, nagkaiba lang sila sa kapal nung material na ginamit. At syaka sa design. Yun lang. So, where to buy?
ang daming cloth diapers sa Lazada and sa Shopee right now. Kaya lang ang nakakatakot sa kanila is I do have a personal experience na umorder ako, kaya lang walang insert na kasama. So anong gagawin ko doon, guys? So kasi ang nakalagay doon, merong kasamang insert, pero pag tiningnan mo, wala namang insert na kasama. So hindi mo naman siya pwedeng isole, or hindi, pwede mo siyang isole, kaya lang ang hassle kasi andun eh, nasa yun eh, susoli mo pa, ipapa-LBC ko pa eh. Diba? Ang hassle. So, mas okay din talaga kapag binibili mo siya ng personal. Sa sobrang pagkahili ko sa cloth diaper, naghanap na talaga ako ng supplier abroad para makuha ko siya ng wholesale at para ma-offer ko siya dito sa Bulacan. Kasi dito sa Bulacan talagang sobrang limited yung mga resources namin sa mga ganitong mga. So, luckily, I was able to get a direct supplier of Happy Flute. And I'm offering it now in Bulacan niya, Mama. How many cloth diapers do you need? I personally recommend get 5 to 6 cloth diapers kasi yun yung magagamit ng anak nyo. Ang rule of thumb is every 2 to 3 hours, papalitan mo yung diaper kasi basa na yun. So, ang dami nagtatanong sa akin, pagka-ihi daw ba, papalitan na agad? No. So, yan yung unang pagkakamali ko nung nagsisimula pala akong mag-cloth diaper. Pag napansin ko na umihi na si Moy Moy, tinatanggal ko na kagad siya. Kaya rin ako naging hesitant. So, nag-aral ako. Inaral ko siya na, ah, okay, hindi pala kailangan na pagka-wiwi, palit agad. So, you can wait for up to 2 to 3 hours kapag ka ang gamit mo is yung microfiber. Ito yung pinakamura, pinakasimple. Para siyang yung panlinis ng salamin ng sasakyan, do mas makapal kasi 4 layer siya. So yan yung gamit ko. 5 to 6, pero again that's only for one day. So kung meron namang budget, i-push mo na ng 18 to 20 pieces at least yung meron ka. Bakit? Kasi 6 diapers ka per day. E paano kung umulan bukas? So hindi ka makakapaglaba. At least, meron kang cloth diaper for 3 days. Okay? So, yun yung rason bakit sinasabi ko na at least 18 to 20 pieces. But then again, nag-start ako sa 6 na, actually, 4 na piraso lang yung cloth diaper ko na nag-start ako. Talagang, gamit-laba. Ganun yung ginawa ko kasi gusto ko munang itry kung magiging effective ba muna yung cloth diaper sa mga anak. So, how many? 6 per day. Next is, how to clean and what is my routine? Okay, so sa umaga, pagkagising niya, mag-cloth diaper na siya. After nun, 2 hours palit. And then, ang gagawin ko dun sa mga nagamit niya na cloth diaper, iipunin ko muna siya sa maliit na planggana or tub, maliit na lalagyan, plastic. Meron yung soap and water. So, lalagay ko lang siya dun lahat. And then, sa gabi, kapag ka nag-shower na ako before I sleep, doon ko sinasabay yung paglalaba. Sa sobrang init sa Pilipinas, Mars, maniwala ka, bukas ng umaga, tuyo na yung cloth diaper mo. So, ganun lang siya kadali. Ipunin mo lang siya, labahan mo sa gabi, sampay mo siya dyan, kinaumagahan, may cloth diaper ka na ulit. Okay? So, yung wiwi naman at saka yung pupu, kapag ka pumupu ba, paano yung gagawin? Una mong gagawin, you open this sample, yung cloth diaper. So, syempre, hinubad mo na kay baby. Imagine natin nandito yung poopski. So, ang ginagawa ko, itatakta ko siyang ganyan sa CR, sa toilet. Kung meron kayong bidet, mas okay siya kasi tatargetin mo yung pupu, tatanggal na siya kagad. Yung tela niya actually, hindi naman didikit yung pupu dito. So, konting wisik lang ng, konting spray lang ng water, konting pitik-pitik lang dyan, okay na yon. Tapos, after mo tanggalin yung pupu, separate. This is, by the way, pocket type. Pocket. As in, may pocket siya. Isushoot mo dun yung insert. So, pag hihiwalayin mo siya,
Then, lagay mo na siya dun sa plastic na bababaran mo. So, yun lang yung routine. Kapag ka puku, nagpupupu ba, kailangan agad-agad tatanggalin ko na. Of course, Mars, may tae sa pit yung anak mo, hindi mo tatanggalin. Siyempre, tatanggalin mo agad yun. Hindi ka na mag-wait ng 2 hours. Pero, kapag ka wiwi lang naman, you can wait 2 to 3 hours. So, that's it. Kapag ka naman naglaba, Mars, pinaghihiwalay ha, hindi nilalaba ng nasa loob to. So, pagka naman nalabhan na, natuyo na, hindi mo na siya kailangan plancherhin, by the way. You just put the insert inside. Put the insert inside. And, okay na ulit siya. Diaper na siya ulit. Okay. So, by the way, merong mga iba't ibang klaseng cloth diaper, but I personally recommend the pocket type kasi ito yung pinaka okay gamitin kasi hindi nalalaglag yung insert. Sa inserts, marami ding iba't ibang klase. Merong microfiber, merong bamboo charcoal, yun yung kulay, ganito rin siya pero color black. Mas makapal yun and pwede mo siyang gamitin sa gabi. Ito kasi, ginagamit, ito yung mga kasama talaga sa mga pag-umibili ka, or ito yung pinaka-kumbaga starter pack. Yung bamboo, kapag ka medyo heavy weather or malakas magwiwi yung anak mo, sa gabi, yun din yung ginagamit. At saka yung bamboo kasi, pwede siyang diretso sa skin kasi hindi daw magkakaroon ng rashes. But then again, for me, as long as you follow the 2 to 3 hours, hindi magkaka-rashes yung anak niyo, promise. Kasi maraming iba't ibang klaseng cloth diaper. Like this one. This is what you call cover type. Ano lang siya o ganito. Hindi na. For cover type, there is no pocket. Cover type. There's no pocket. As in, yun na siya. Ganun lang siya kasimple. For the inserts, ginagamit ko tong microfiber. Mas gusto ko siya kasi siya yung pinakamadaling matuyo. Yun kasi yung charcoal, yung bamboo charcoal. Oo, Mars, mas makapal siya. Pwede siya sa gabi. Pwede siya kung malakas magwiwi yung anak mo. Pero mas matagal din siyang matuyo kasi nga mas absorbent siya. So kapag nilabhan mo siya, mas medyo matagal yung kumbaga doble nung tuyo time, nung drying time ng microfiber insert. Yung charcoal, yung bamboo charcoal. So hindi ko na itatackle, just comment down below if you want me to discuss the different type of inserts, the different types of cloth diapers. But for as a starter sa cloth diaper, yun talaga yung madidiscuss ko sa inyo ngayon. So, that's it. I do hope nakatulong para sa mga interesadong mag-cloth diaper. Please, don't forget to like, share, comment, and subscribe down below for more videos from me. And please, comment down below kung meron pa kayong questions para masagot ko sa mga future vlogs ko. So, yun lang. Happy cloth diapering your kids! Bye!